Shoutout sa ating mga katoko friends. So, nandito kami ngayon ni paring Mark. Dalawa lang kami rito sa Barangay Vergara. Happy Fiesta. Dito lang sa Mandaluyong. Ang scope of works namin ngayon ay magdudugtong kami ng poste para paglagyan ng Meralco para sa service entrance ng bahay na ito. So nagtiktik kami ng poste guys ba? At binilisan na nga namin ni Jomar para matapos na namin dahil alas 5 na at may dumaan na chicks at kumaway nga kay Jomar. Ganado si Jomar. Shoutout doon sa dalawang foreigner na dumaan at nagip ng camera ko at kumaway ngayong misis niya sa aking video. Thank you so much. Shoutout sa inyo kung sino man kayo. So ang scope of work namin dito ay nagdugtong lang kami ng service pole ng Meralco dahil medyo mababa nga ito. That's why nilagay namin ng format, nilagay ng bakal, tapos binuhusan na rin namin para matapos na at binilisan na namin dahil mag-aalas 5 na at mag-aantay kami ng service. After namin naglinis at mag-aantay na naman ng service para pick upin para umuwi ulit sa Bicutan dahil nga nandito kami sa Mandaluyong. Sa labas ng Mandaluyong para, hindi sa loob ng Mandaluyong. Shoutout sa partner ko, natapos din namin sa wakas. Hey! Shoutout! This installation is brought to you by Jomar Sakol dito. Out sa ating mga katoko friends, I hope na sa mabuti kayong kalagayan at positibong pananaw sa buhay. So medyo hindi maganda ngayon ang boses ko dahil ako'y naulanan at nainitan. So bumalik kami rito sa aming ginawa last time, nagdugtong kami rito ng service pool para sa utility metering ng Meralco sa bahay na ito. Okay. Sa iyong palagay, papayagan kaya ni Meralco ni service provider ang ganitong klaseng setup? Meron lang kasi akong napansin dito na ang kanyang ECB o ang kanyang disconnect means ay nasa loob ng gate sa loob ng bahay. At may isa pang napansin, ang kanyang feeder line ay dumaan sa box ng CCTV. So, what is your humble opinion about this kind of installation? Let me know in the comment section. Guys, let's go! Thank you.